Friday Madness. Friday Madness. Brand new Fort Everest ko. Plug. Of course, may driver. Dito ano, ano may driver. Importante to sa question. Sa story ko. Tapos, narinig ko si Tina, ang gaganda ng mga tugtog pare. Talaga yung tugtog na Fridays. Growing up, mga ganun, may mga naalala ka. So, natawag ako saan niya. Tapos, mabay, mag-message ako. And then, I dub the lineup. So, pag nasa kotse ako, ha. Pero ngayon, dito ngayon, so far, hindi pa siya okay. Hindi ko alam kung mababalag, yung mabagal lang talaga yung... Kasi 4 o'clock, minsan ako nakakano, baka nak-recover na siya. Baka hindi pa, oh. Baka wala pa. Pero, andito, teens, ako na muna magsasayta, pero andito kami ni Strel to promote our show later on sa District 1 BGC. Which I haven't been to. You yes. Go there. You, is it you, is it like super social? Super social. Oh, then yes, I don't belong there. Like, you know me. Hindi naman, ang ganda lang ng BGC kasi alam mo super social kasi walang jeep doon, di ba? You know me, I'm squammy. No, you're not. So you're not. I've been to places that's so rich and then you're there. But I have to mention your name. Tapos, ginagawa namin to. Alam mo naman, dati nagsimula kami, konti lang kami, tapos dumadami kami. We're 18 right now. So ngayon may dalawang shows kami magkasabay. At isa sa mga gustong, may isang show ngayon na maganda kasi we're featuring two mag-headline sila. Silang dalawa ang headliner and that's a big deal. At meron silang men at huwag kaya magka-partner sila. Dawit and Rex Villora. Pare, ano bang details ng ano nyo mamaya? Okay, first and foremost, I'm very curious. Dawit talaga yung name. Yes, Dawit. Dawit. Yeah, yes. It's an parang, African diba, name. May kwento siya niyan. Oh, kasi Dawit is a, pwede nga, na may Dawit. Name, yeah, yeah. Diba, yeah, may joke sa niyan. Kaya yes. Tontuwa siya. Paliwala mo nga muna yung African na, no? Yes, Dawit is actually an Ethiopian name. My father's African. So, what do you mean of the Dawit? It means the beloved one. If you translate into English, but if you translate into Filipino, it ay accessory to the crime. That's Dawit. Totoo Dawit. That's the Dawit. That's the Dawit we know. That's the Dawit. Yeah. I'm almost na Dawit many times. Yes. Si Rex Villora naman is from Cavite. Cebu and Cavite. So, where in Cavite? Das Marinas. Oh, na napagkakamalang mayaman, di ba? Das Marinas where? Oo, Cavite. Lakas ng ganun, no? Pagka, pero saan ka? Das Marinas. Saan? Cavite. Makapagka, Cavite. Ah, Cavite. Okay. Dasma na lang sabihin mo next time. Let them think. Okay, so are you both excited? You're headlining tonight. Yes, yes. We've already got people some reserving their tickets and we still hope for more walk-ins later tonight. But you speak Tagalog naman. Oo, oh, nagtatagalog. Mas kung Bisaya, pwede. Pwede rin. Yeah. No, because I noticed, Cebuanos speak better English than Tagalog, diba? Israel, alam mo yan. Alex. That's according to? Call Center Magazine. Material na tayo dito. Material na. Galing na galing mo. Oh, grabe. Nag-promote ka talaga because, look, Don Raimundo, Vince Maxwell, Addy, Mr. Ahenta from Bahrain. Extend my greetings also to Idol Alex. Nandiyan pala ang comedy. Uy, sa Bahrain. Babalik kami sa September. Abangan nyo, ha? Sa Bahrain? Oh, Bahrain. Seven cities in the Middle East. Wait, you're doing UAE tour? Yeah. Baka kailangan nyo ng tagadala ng bag. That's how we do it here in the comedy crew. Wow. That's how we do it. It's our second time. So, when is the... Second time, the same year. Israel, can you remember last, it was a long time ago, last April. My gosh. 2 months ago, we were there. Doon kami sa Dubai Comedy Festival. We're the Dubai Opera. Dubai Opera kami. First Filipino. Last na nag-perform doon is Leia Salonga. Okay. Look at the drop in the... and the talent. And Leia Salonga and Alex K. with the comedy crew. Wait, ako may question. Since you both spent time in Dubai, bakit yung weather sa Dubai, hindi tayo naglalagkit, pero dito... Iba, may diba? Pera sila eh. Dito, mainit na, gutom ka pa. Doon, man. Trivia. Oh, medyo, nagpunta kami doon and then after noon, yun yung inulan eh. Yung bonggang ulan na bumahan. Same, day. Umaga kami umalis. Gabi. Wala, pero we know that eh. Kasi nang kinagabihan, nagkukwentuhan na kami ng mga Pinoy doon na may clouds. Sa atin lang to ha. May cloud CD. Sabi nga, kukwent, swear. 15 kami umuwi.
14, nagkukwento kami ng mga Pinoy stories. May tawag doon yung weather. Cloud seeding nga. Cloud seeding. Tina, sinabi na namin cloud seeding. Hindi, meron pa isa. Wait, yung... Yung harp. Baka mamaya. Harp. That's the kind of things we talk about. Nagkukwento kami doon. 14. Guys, ano to? Matinding information to para makorek na natin kung gano'ng powerful yung parang media ng Dubai. Sige. 14, nagkukwento kami. Para ano siya, ano ba yan? Common ano, information. Common knowledge yun, talaga alam nila. Sabi nila, uy, bukod nila, uwi kayo, bukas kasi mag-seeding. Tapos naman namin, wala kayong ano, wala silang drainage. Kasi pag, di naman nga umuulan eh. Walang drainage. Kaya, sabi ko, paano pag umulan? Baka kasi once a year umulan. Pinapump ng truck, tapos tatakbo sila mga ilang kilometers. Doon nila ilalagay sa mga desierto may halaman. Ay na ginagawa nila. So, sabi ko, ay alis kami, sayang. O, bukas may thunderstorm yan. Kaya, alam nila. Alam nila yun. Alam nila. Ang na-overshoot nila yung seeding nila. Nasobra nila. I'm looking at Ahit and Dawit. Ahit. I seriously like that. Kailangan ahit. O, pag na-Dawit ka sa krimen, kailangan mag-ahit para hindi ko makakilala. Rex. I'm looking at the... Seryoso? No, wala silang dalawa nun. Apat kami. I'm trying to bring different comedians per punta doon. So, ang kasama namin si Jeps Galion and Mac Mabares. Totoo, ha? Tapos kinabukasan, umalis nga kami, tapos umulan. So, ang press releases... No, it's just talagang ano a parang weather ano. Ang public, kasi hindi ginawa yun. Weather disturbance daw. Kasi nakaabot sa ibang sa Abu Dhabi, UAE. Spillover. Pero nagkukwentuhan sana may makaano yun. Seryo? Totoo yun. Talagang... Rex, parang di ko nini. Hindi, inamin nila yun. Sobra sa Dubai. Alam mo, nagbrabe ko ng betang merchandise sa Dubai at pinapunta ko sila sa kwarto ko para magbeta. Para ng droga. Sabi ko, bibit ko sila sa lobby. Nakakaya kasi sa lobby ko, dala ko yung buong paleta. Di ba, mas delikado yun. Di ba, pamayas yun. DVD, parang gano'n. Oh my God. Pinakit ko sa floor. May mag-asawa, may dalawang babae, may isang babae, may isang lalaki. Bawal yun sa Dubai, di ba? Yung DVD? Baka benta ko, okay lang. Oh my gosh. Ito pa matindi, teens. Nag-akit ako na magpares. Sabi ko, tara, akit kayo. Hindi ko tinatanong mamaya. Sabi ko, uy, picture tayo. Sabi niya, hindi ko na makilala yan eh. Yung pala separate sila ng muta. Napagkaman ako sila mag-asawa. Oh, pinahawa ko pa lang. For those of you just tuned in, this is Friday Madness and it's just... Wala tayo patugtog! Wait! Sila! Pwede mo tayo mag-90s kwentuhan eh. For those of you just tuned in, Comedy Cruise here, headed by Alex Calleja. They have two shows, separate shows tonight. Yes. Wow. One's at District 1 BGC. District 1 is Asbury, Makati. Poblacion, you near Pobla? We're in front of Pobla. Because Pobla is too crowded. Wait, diba? What's the name of the place? The Asbury. AST. The Asbury. It's a social naman. It's an art gallery. Mayaisip ka, no? Parang hindi lang ako bagay doon sa mga pupunta. District 1. Asbury. Parang bagay. Paddy's Point. Paddy's Point lang ako. Okay, maniwala kay Tina. Si Tina, password sa mga social na lugar yan, si Tina. Legend sa DJ si Tina. Walang ganong English sa Paddy's Point. Ito, kaya hindi nag-adjust yan sa akong... Di pa, ang anak ko, sinasabi siya, ang hirap maging DJ noong mga 90s. Ano yung plaka? Oo. Yung naabutan ko, CD plaka. Social na kami ngayon. Click and drag na lang kami. Parang bata, tignan. But guys, thank you for joining me. Please don't leave yet. You're gonna hang out, okay? You're leaving, but we're still here. Ryan, what's your name? Jessie, welcome to the Philippines. Yeah, Jessie and I met on, parang dating lang. No, she was waiting for a DJ to come on. The streaming site. And, hindi pa playback noon. Wala. Ako yung dumating. No choice. And then, naging friends na kami. We were waiting for... That's yung DJ. What's the name of the DJ? Chloe? Was it Chloe? She already resigned. And she didn't know. So, I came on and it's like, parang wala na siyang choice. Kasi ako yung... We became friends. And then I hosted an event in Bangkok that year. She became my tour guide. As in, sundo sa airport. Dahil sa kanya, kaya ka nag-event? Hindi. Kinuha na ako. And then I told her, hey Jessie, I'll be there in December. Akala ko, di ba, misa may mga drawing lang. Oh, come, stop by. Ayan, di ba? Nice.
Yeah. Sinunduan ko sa airport. And I felt, okay, Alex, I felt like a celebrity. So pagdating ko sa Bangkok, may late, may picture ko, welcome. She's the sweetest. Ginagawa lahat yun eh. Yeah, hindi, siya. Ginagawa lahat yun. I'm just saying that it's, they treat everyone it's like that, right? No. Very common. They do that in Puerto, Galera, Puerto Princesa, and Coron. I love Palawan, by the way. Wait, tell me that. Wait, something happened in Palawan. Sino yung na-persona ng grata sa Palawan? Oh. Sila yun, sila Rendon and Rosmar. No, no, no. Okay, we'll talk about it in a bit because as I was getting ready, it was on the news. So I don't have cable. Tama-tama, chismosa kami. I don't have cable. I only have TV. So late yung news ko, lagi lang sa YouTube. So I think I have to play one song, and this is requested by my favorite. Kami. Yeah. Oh, lahat naman kayo favorite ko. Si Israel medyo na. Sumubura. Sabi lang niyo parang sumama yung loob niyo, guys. Sumubura para matapos yung show. No. Alam mo na masyadong here we go. As requested by Israel, the Goo Goo Dolls with Slide on Friday Madness, the nicest of the 90s, only here on Magic 89.9. It's Friday Madness. Friday Madness. As requested by the comedy crew, Big Yellow Taxi, while Counting Crows they were asking for on Friday Madness. Nice of the 90s, a bit of a 2K. Cutoff year is 2010. And the time is 4:10 and 58 seconds. The sound check was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. That is Mr. Alex Galea together with the comedy crew. Guys, salamat naman na napaunlakan nyo ko. Actually, salamat Papa Israel. Thank you, thank you, thank you. Sabi ni Baby Daddy, namimiss ko na rin nyo. Gino-joke ko si Alex. Oh, but I'm really honored that you guys made it here. Yes, it's our likewise, pleasure. Thank you. By the way, we're here because we want to visit you. Please watch our show tonight. District 1, BGC, 800, and Asbury. Your price is 700. 700. Is it consumable? Yeah, laughter. Laughter. Consumed the laughter. Comes with a hug and friendship also. Oh, unconditional and high five. Oh. Yes, healthier. And prayers. Yeah. Yes, I like that. Maliusip, 800 na lang. Sweet tooth. Dapat dadaan lang din ako. Nakita ko si Alex sa Pasteo. Saan ka dadaan? Nako. Dadaan sa... By the way, check our schedule, alexgalea.com or thecomedycrew.com. Kasi kaming apat will be in Singapore. Wait, when? Yes. July 28. We were there last March. Bakit kailangan yung road manager? Last March, we were there, sold out 2 shows, English set. English set. And then, nagustuhan ng mga Pinoy, they invited us back. Oh, July 28, Sota Concert Hall, bigger venue. Tagalog. Yes. I messaged all my friends in Singapore to watch you guys. Ticketmaster than SG. Buy tickets now. Mela says, napa-playback tuloy ako dahil kay Alex. And Robbie says, uy, good time. Good times. Okay. Wait, I have a few more. Hi, Chad. Hot Chad. Chad, I think used to be the... editor for, is it FHM Philippines? Chad? No, it's a good time. Angel, no? Yung Chad ang napasigil. It's the Chad. It's the Chad. Chad. Alam ko yan. Hello to John Jacob Reliente. Oh, he graduated this morning from UE. Congratulations. Welcome to the real world. Time to look for a job. Now there's no excuse. Welcome to the responsibilities. Yeah. It's time to give back to your parents. Time to make money. Sharing the bills. The Wilson together. Is also tuned in. We have somebody all the way in the UK, Mrs. Thor. Mrs. Thor. Ravram. And tinama naman, Israel, ang spelling ng Ravram, paano ba? R-O-T-T-E-R? Parang ganun eh. Tapos Ravram yung pronunciation. Diba? Hirap ng mundo. Labo. Hi, Mrs. Thor. Oh, si Mrs. Thor yan? OMG, Agency. Siya may hawak ng hammer? Yung hammer ni Mrs. Thor. Ay, ni Mr. Thorpe. Sorry. Oh, he gave me and the husband a shout out before kasi nakasama din niya ang kudos sa show.
Oh. Ah, kudos. Yeah. Kudos to you. Hi, Michael. Sino just kudos? Tuned in. The band Kudos. Ah, kalong kudos. 80s. Kalong kudos. Natuwa ka sa akin. Kudos to you, Alex. Kudos to you. Why? Kudos I was just talking. Are you holding a portable fan? Yes, I'm holding a portable fan because it's getting hot in here. Oh, boy, it's Comedy Crew's here. Just take it all. Your I just pasok yun. Pasok sa 1970s. Pasok na pasok. Okay, I love Nelly. Oh my gosh. Nelly Portado. I'm like a bird. Nelly Portado. Wait, I didn't know. I'm like a bird. See, Ashanti. Go like the bird. Ashanti pala. Ang baby daddy niya si Nelly. Oh! Oh, ba't natahimik kayo, ha? Kasi nanonood ako. Tulungan niyo ako. Mahirap din itong trabaho. Ine-entertain ko kayo. Nag-aarap ako ng kanta. Kasi may pag-usap na katayo. Bumabati ako. Para tuloy yung nasa Diwata Paresan dito. Ginawa natin na balikan yung pag-uusapan na. Parang Paresan. I do my show. This is what happened to Rendor and Rosemary. Oh yeah, tell me. May nabasa si, ito lang nutshell to, ha? Of course, nabasa ulit to sa social media. And aminado naman sila. So, may isang taga Palawan na nag-post na parang may hindi nabigyan ng ano, nabigyan ng pagkain something. Ngayon, parang na-offend si Rosemar and Rendon. Nag-ano sila, nagtatatalak sila doon sa munisipyo. Yeah, that's what I saw. Tapos sinanap yung babae, pinagduduro yung babae. Ang mali doon, pinagduduro yung babae, parang pinagsisigawan. Eh, siyempre, nag-viral yung video. Bakit? But kasi nga, na-offend si Rosemar ba yun? Rosemar yun. Kasi naman din, kasi mga Pinoy. Kasi may nabasa isang post na, alam ba naman yan, di walang nagpakain, ganun-ganun, something-something. So, nagre-react siya sa ganun. Pero yung reaction nila is the one na napansin. So, there's always two sides. Pero, naka-video lahat yun. Pinag-sorry nila yung babae. Yung babae kasi, ang ganda ng acting kasi very, ano siya, cool. Accommodating. Ano siya, parang nonchalant. Parang, yeah, okay. Hindi siya nagsagot. So, ngayon, banda uli, nag-apologize siya, pero parang ang dating, pinag-apologize, napilitang mag-apologize. Pero pagkatapos ang gante, dapat originally, koron lang ang ano. They got pero banned Palawa. In the whole Pero kinala naman natin si, we know rin Don personally, we have performed sa ano nila. So, Don is, ngayon, nowadays, kasi lahat, influencer, vloggers, okay. May sarili mundo yan, na matindi. But si the wife, kasi I know parang she gave money to Diwata, diba? Parang binigyan niya ng, ano naman yan, yung mga collab-collab naman yan. Okay, so nag-collab sila, but I think she gave Diwata like $1 million or something. Dami yung pera. Alam mo, matindi ang kita ng mga vloggers, mga contenters. Ayun ang balita namin. So they're a couple, itong si Roche. Hindi. They're just parang meron silang team malakas na nag... Oh. Ang ganda naman ng... Ang ganda naman in fairness. Kala ko tayo lang malakas today, ha? In fairness naman, ang ganda naman ng intention nila doon sa lugar to give... Parang may na-trigger lang ng pagpasaya. Magkano sila ng mga magbibigay sila ng mga parang fundraising and everything. Kaya lang yung si incident nila nakapagsira na lahat. So anong moral of the story? Huwag magreklamo. Alam mo, napakadali sabihin, no? Pero sa emotion, minsan, di ba, uy, pag nakakita ka ng road rage, ang galing mong magsalita pag wala ka doon sa incident. So, sa tingin, dapat i-reiterate natin, dapat cool lang. Pag-isipan mabuti lalo na ngayon sa internet world na kada, ano mo, pwede i-cut, you will look bad. So, iwas na lang sa mga ganyan insidente. Kaya dapat manood lang kayo ng mga stand-up comedy show. Ngayon, gabi. Vibes from start to finish. Huwag tayo mag-chismis, huwag tayong ano, manira ng kapwa. Iba pag live talaga. Mag-ano lang tayo, magsaya, mag-ano lang tayo, magtawa na. Nababasa nyo?
Mela si Bing says meron po ba option na paluwagan sa mga tiyan? Meron, meron niya, meron kami paluwagan sa exacto yan, may promo kami, no, walang punchline. Puro premise. Set up lang, set up lang lahat. Joke. Pag nabayaran mo ng boss, saka namin ibubulong. Nang walang emosyon, yung joke, yung kompletong joke. Or written. Written yung, you know, written yung Don punchline. Don Raymundo, imagine bumili ng tickets ang Merlion. Oh. Ay. Suppress your emotions, kumbaga. O di, dapat talaga ngayon magdandang sa pag, di ba, click before you, ano, think before you click. Tapos, ang nakaka-dismaya lang ngayon sa social media world, yung pagka nakabasa ka, ang quick, minsan accept lang yun as the truth. No, like quick to judge. You have to scrutinize, you have to pag-aralan natin mabuti. Ah, so wag tayong basta-basta magpapaniwala sa social media. Get to know the person or whatever. Saka pag may gusto kayong tao, support. Yung ayaw ng tao, wala. Unfollow. Wala, wala lang. Support yung gusto nyo and just huwag nyo nasiraan yung ayaw nyo. Oh. That's, ang ganyan kasi, ang hilig eh. Alam mo, mas mas magaling kumanta si ano kaysa sa'yo. Kung mas nagagalingan ka, support mo yung nagagaling ka nang. Sabi mo sa nagagalingan ka, ang galing mo kumanta, huwag mo sabihin, kasi kahit naman masira yung isang yun, hindi naman automatic mapupunta yung powers dun sa kabila. Sa gusto mo. It's all talent pa rin. So, ayun ang aming ano, patakaran. We just want to make people laugh. Good vibes and be happy, di ba? Si Coach Bojing agrees with you. Good vibes lang. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Sayang talaga. Alin mo, munti ko nang mapanood si Papa Alex sa Finland. Oh. Kaso itong hinayupak na to, hindi na nag-message back. Hinayupak. 2016 wasn't 2016. I'm joking. No, we were both in Europe and he never replied. I was waiting for you because I was in... Because I'm with my wife. I thought you were, you know... I was in Dublin waiting for him, Papa Israel. Oh, gusto ko manood, diba? Ayan, napunta ako sa Iceland. Nagtago pa tuloy yung... Sa Boracay. Ang saya. Ang saya. Yun ang dapat malaman ng wife mo. Merong ano, may nasabi dito. Oh, hello, comedy crew. Rex is my schoolmate in college. Oh, Rex! Sino to? Si Bel Riosa? Is that right? Manonood din mamaya, Rex. Bel Riosa. Babae to. Wait, schoolmate in college. What school is this? Lasal Dasmariñas. Agad bumagsak uli. Bumagsak uli. Lasal. Sino sinabing Dasmariñas? Lasal na lang, Rex. Lasal. Okay lang yun. Okay lang yun. Proud. Joke. Yan ang sinasabi. Ito yung sinasabi sa'yo. Surpress yun. Emotion. Sorry na, Jello. I'm so sorry. I get carried away when Alex is here because it's just real. Diba? Language ko daw na. Language. Ikaw pa ngayon na, ano? Kami binabalaan mo, no? Guys, be careful with your language, ha? O, sino ngayon? Tina. Ano ba sinabi mo? Hinayupak. Hinayupak. That's okay. Mas maraming pa marinig ba? Stay tuned. We'll hear more. We're just starting. Wait, so how big is a comedy crew now? This big. No, we're 18 comedians. 18 comedians. 18 comedians. Oh, 18. Yeah, we're expanding. How do you pick? Like how, ano yan? Pag nanonood kayo, tapos may nakita kayong aspiring, bigla nyong, through open mic lang talaga. Open mic. Open so mic. Meron kaming, ano rin, rooms, open mic rooms, and then yung gustong mag-try mag-comedy, and then doon makikita mo naman yung development ng individual eh, kung talagang in siya doon sa sa comedy. How long were you, may training ba sa comedy crew? Open mic. So how long were you doing open mic before you became part of comedy crew? I'm talking to Rex this time, ladies and gentlemen, and we're gonna hear from Dawit. Mga 7 years din siguro. 7 to 8 years. Wow, matagal din ah. Yeah. Uh-huh. Most marriages end in 7 years. The itch. Like me. Dawit. Sa akin, 10, wala ka pala eh. Mabot ako ng 2 digits. Dawit, how about you? I've been doing comedy for 6 years now. Nice. Okay. Was that something that... You wanted? Like, I came here from Cebu with nothing just to pursue this. And now I'm making money because of the comedy crew and Alex. Baka dapat mag-comedy crew na rin ako. Walang pera sa radyo. Ay, by the way, ha? Uy, huwag naman, babe. Bagay ako, di ako binabayaran din dito. Alam naman sa good times, vocal naman ako na it's all for the love and for the... Ako malasakit. I love the station. Yeah, I know. I love Boss Idol. Boss Idol is a good guy. Oh my gosh, it's his birthday. Happy birthday.
birthday, boss Idol. Happy birthday. So, mga XD nila kami. Promote. Gawa-gawa lang sa radio promo. Pero, yung... Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Kasalanan ko pa. No, di ba 7 years? Because 7 years, 6 years. Ito, 9 years na ako. Kasama naman dun yung ano. Kasi we started... Yung group kasi formally started 2021. Mm. We belong to another group pa nun eh. It's a different group. So, so we'll talk about that often. Okay. Tapos, we have Tuesday Vargas. With us. Oh, now. So with us. You finally have one female. Lady. Ang saya naman. And Tuesday is funny. Tuesday Vargas. Funny. Because we're going to have a show sa US, di ba? We have 4 shows sa US with Tuesday Vargas. And then I asked Tuesday Vargas to join us. And then she's going to perform 2 shows na sa The Comedy Crew. This July. Okay, speaking of ladies and comedy, which is very, very seldom, no? Yep. Who in the showbiz world do you think has a chance to, has a shot at being a really good comedian? Bukod na, but si Tuesday, okay na yan. Alam na natin yan. Hindi ba? Sa celebrity, I think si, kasi iba yung style, di ba? Stand-up, like Jokoy kami. Like ano, pero if for, kung alimbawa, foundation-wise, madali siya i-train, I think Melay. Oh my gosh, Melly is a natural. Kaya nga, ayun ang mga masarap i-train. May foundation na kasi. Kasi, natural knack. Ang dito kasi ang tendency pagka, alimbawa, sa showbiz ka pumasok, ang tendency yung maging comedy is the comedy of the, yung ano, yung mga slapstick comedy. Movies, yung mga, yung may konting, ano, konting, gay comedy. Yung gay comedy kasi, we term it gay comedy pagka may mga singing, may mga stand-up and insult, may mga ganon, may mga insult, may mga runsunong lugar. In fact, sila talaga ang mainstream. Kami are the alternative comedy kami sa mga taong may gustong iba. Pero we, they have, again, the comedy nila Vice Ganda and the likes are, meron silang market talaga. Talagang gusto malaki. May variation yung may singing, may laitan, may ano. Different discipline. For, if you're asking for stand-up comedian na magiging parang Jokoy o magiging Ellen DeGeneres level or kaya magiging Ali Wong, sa comedy, wala pa siyang masyado gumagawa nun. Pero may mga yan, sila ano, sila Kay Brosas. Yeah. Oh, yeah. Ayan, meron na yan. Meron na talaga siya. And she can sing too. Oh, she can sing. Pero meron siyang material. Si Pok Wang. Okay. Can do it. Kasi meron siyang material. Basta may material, okay sa amin. Wow. And Melay can do it kasi pwede siyang magkwento-kwento. Oh my gosh, when she tells a story, she's hilarious. And yung facial expression pa lang, ano na yung winner na. That's an advantage. Diba? Belle says, Rex will remember me as the best friend of JM, LOL. Oh, ba't may LOL? At sino si JM? Bukas ako, no? Anong pintuan yung comment na? Sino, ba't may LOL, Rex? Basta I remember her, siya. Isa siyang officer sa org, college org. Oh, yung ma-officer, ah. ROTC. School org. Ma'am. Ano, sa chang? Ano org? ROTC sabi ko. Kalo ko ROTC. Medyo dyan yung wife ni Rex sa labas. Ah, saka ba? Di ba mabusin ka ng ROTC? But nagkaroon na ba kayo ng show na nag-incorporate kayo ng music? Ah, meron kaming ano, band. No, we don't, may band muna ako sa simula. And then we do, parang music and comedy. We do that right now. Yeah, like we're doing now. We're playing music and then kayo. Yeah, ang opening namin band, may son is doing the, meron siyang band ngayon, Clover 6, they perform with us. That is awesome. Ninth Grader. Wow. Doing Fallout Punk Boys. No way. And then we have other bands na resident ha. Ibig sabihin kasama siya sa lineup. In fact, kasama sila dun sa website namin. So meron kaming Trixie na acoustic. Yes, meron kaming si Nesta na band. Nesta na reggae. Reggae. Meron kaming Clover 6 na alternative. Meron kaming Bob na parang pop R&B. Meron kaming Disco Grenade na talagang showcase. Parang pag nagka-80s, pwede ako naman. Magbubuo ako ng band. 4:27 right now, that time check's brought to you by the Department of Energy. Magkasama tayo para sa maginhawang bukas ng bagong Pilipinas. You have the power. For those of you just tuned in, Comedy Cruise with me. And I will have to play one more song, guys. Yeah. Then we'll take kay Gary B. Kasi Department of Energy. Sorry. Pure energy, di ba? Buti na si COVID nag-low energy na ngayon. Oh, Department of Energy. Okay, here's a request a track by, well, the funny man himself.
Oh, ayan, mag-incubus ako para sa'yo. Diba? Incubus right now. Nice to know you. This is Friday Madness, only on Magic 89.9. It's Friday Madness. Friday Madness. And I just see you every morning when I open my eyes. On Friday Madness, only here on Magic 89.9, Eric Benet featuring Tamia would spend my life with you. Woo! That song on your wedding day and these guys as host, oh, di ba? Sa reception, the bomb. Comedy crew with me here on Friday Madness. I'm just so thrilled that Mr. Alex Calleja brought the crew. Yeah, and of course. Israel, thank you, man. Yeah. I've been inviting you forever, dude. Kailangan ba kasama si Alex? Kailangan kasama si Alex. Masyado ko. Gusto ko yung tinatanong mo lagi siya. Are you with Israel? Na parang nakatira ako sa bahay nila. Sorry na. Alam mo naman. No, kasi kami ni Israel, we met at Mikey Bustos' birthday party. Oh, nag-yate. Yate-yate, di ba? 2018 yata. Basta pre-pandemic. Naka-all white pa kami. Tapos, di ba, I would never do a yacht party again. Dami na basag. Oo. Dami na basag. At the end of the... Siguro mga 2 hours tayo naglibot. 2-3 hours. Ngayon na kami after. It was so bad. The birthday si Mikey Bustos. That's Maalon? Maalon eh. Masaya naman. Masaya, but like... Sana sa Manila Bay lang. Oo. Kumakalang to, di ba? At least sasayate kami. Meron yung parang breakwater area sa Manila Bay. Kasi pag... malapit ang ibig sabihin ng lang. So, Manila Bay lang. Oo, Manila Bay. Kasi inilabas naman niya. Kasi meron tayong Subic Bay. Yeah. Tama. Nasa Manila Bay lang kami. Ang lang is, hindi siya offensive pag context, ha? You know, he's getting technical, you guys. He's getting technical. Always know the context. Architalks Podcast. Hello, Ms. Tina Ryan, Master Alex and the comedy crew just tuned in from Macau. Bro and that's the sound of a cow. Mamang sorbetero. Hello from Accenture to Enzo, Mia, Rain, Drex, and the rest of the UK team. Hi, Sue. Hi, please play "I Love You" by Saigon Kick. Oh my gosh, I forgot about that song, dude. Meron ba kami nun? Oh, pwede kayong siritago. Pero man, alam mo, teens, ayun naman talaga goal namin dito. Di ba, dilala ko sila dito para rin makilala sila. Ang goal naman talaga ng comedy crew at the beginning is me as being ako mas kilala, so I'm bringing them doon sa mga shows. Yeah. Minsan headliner ako, so that yung mga sumusuport sa akin pag panoorin sa akin, may makikita itong mga to. And then, they will go home na, oy, okay yung Israel, okay yung Rex. Yeah. Okay, David. So, ayun yung process namin. Hanggang sa ito na nga, meron silang sarili ng headlining show because they have their own followers. Parang, thank you. Wait, is it your first time back? Yes, first time together. Oh my gosh. Yes. Okay, so, what are your expectations doing this for the first time? As the headliners, man. I expect that the friends I invited are not wearing any slippers. Hippies, kasi mga hippies. They're mostly hippies that we invite. If they listen to us. Because of their yung podcast nga nila, the people they attract. Men at Work podcast sa Spotify. Alam mo, may kukwento lang ako, which is sana unti-unti na nababago. At the beginning, yung nagbago pa lang, nahirapan akong mag-offer sa isang venue na, halimbawa, wala ako. Sa headlight, iba. Sometimes they reject kasi gusto nila may Alex Calleja para of course business is business. Hindi naman sa inaano na ako kasi yung maraming followers. Siyempre business nila, gusto nila maraming kita. So ang ginawa namin, tinatrabaho talaga namin na unti-unti mawala yung mentality na yun, because how are you gonna give chances to the others? Yeah, right? Maraming magagaling eh, kaya lang nga they deserve a break. Ngayon luckily for this year, especially this last few months, may mga nagbibigay ng opportunity sa amin. Yeah. Ito na yung pinaghirapan namin. That includes District 1 and the Asbury. Kailangan gagawin Asbury. Maraming mga nabibigyan ng opportunity. So, yun na naman talagang tinatrabaho namin na pagtiwalaan sila na at yung mga tao na
please support po yung hintay nating maging super super may pangalan before supporting them. Tapos yung mga underdogs naman, minsan, 'di ba? Parang lumago yung ano yung market ng comedy. Ito, serious questions. How do you handle hecklers? We try to handle them nicely, but if not, they have to be part of the joke. Pero parang tingin mo, hindi naman mas common, no? Sa Pinoy, ang mga hecklers, no? Hindi. Meron din. Ako tingin ko, mas common sa Pinoy ang heckling kesa sa ibang bansa. Pero happy heckler. Oh, yung hindi nila alam na nakaka-heckle sila. Ang problema, education, akala nila, itong isang heckler, ha, parang heckler to. Alam niyo ba kung ano? Ano? Alam ko. Kasi akala nila it's a may participation yung audience. Well, so that's a good sign. I mean, yeah, no? The intention is good, pero hindi sila, naka-disrupt sila ng show. Filipinos really don't know how to be stand-up comedian, stand-up comedy retort. Audiences. Oh my gosh, baka ako yung heckling. May gano'n na heckling. At may heckling naman na ano talaga, na maingay lang sila because they're talking. Or they're drunk. They're drunk. So hindi talaga, pero unlike sa America, mga professional heckling yun na talagang get off the stage. They're kind of rude, no? Sa Pilipinas, karamihan dito, hindi sinasadya. Maingay lang because it's the, akala nila, nakasanayan nila. Tapos, may sumasagot lang, may sumisigaw lang for ano. What, you know? Inuunahan ka sa joke. Just to be, para sumikat sa mga kaibigan. Alam mo yun eh. Nakapasikat sa ka-table. Sabi na nga pala, lalaki yun eh. So, pag nanood ako, pwede bang i-observe mo ako, Alex, kung anong klaseng heckler ako? may tanong mo. How far are stand-up comedies from US counter? How far apart? Ano, teka. How far are we from? How far? I know where he's going with this. Ano, kailangan mo mag-airplane? Far, very far. I was not expecting that. Pero it's slowly, pero we're still in terms of ito audience. Ang audience, hindi sila kailangan nilang naka-sit down. Minsan ayaw pa rin umupo sa unahan. Kala kasi nila i-crane. Yeah. Natataot sila. And they think they can combine large meal sa while na-associate nilang stand-up pa rin na pwede ka umorder ng sinigang. Sarap po makakain. Sa ibang bansa, it's just drinks talaga. And then they sit down small lang, facing the stage. Mothership. Ni Joe Rogan. I tried it there. Austin. It was just a circle table. Tapos dikit-dikit. And two drinks. Puro drinks lang. Here lang sa Pilipinas na nag-perform ka pa rin na may sinigang, kanin. Okay, so let me get this straight. It distracts the comedians because of and other people. Pero yung mag-pop na perform kami, dadang sisig na umuusok. It's a no-no. Hindi talaga sa ibang bansa. I'm sorry, but Filipinos in other countries eating. Also, like yung sinasabi nga ni Aris, they seal the cell phones inside a Ziploc bag. So that no I can't understand. Ano? Cellphone? Oh. Kukunin mo? Kakaulo ka ba? Filipinos, we can't last 10 seconds pag hindi na nakakatawa, we go to our phones and then Pero Filipinos, Pinoy na-practice sa mabilis sa comedy. Kasi ang Pinoy audience, very fickle, pagkantagal mo mag-ano, hindi pwede dito yung mga style joke ko minsan na ang tagal ng setup, iwan ka. So, answering that question, medyo malayo pa tayo ng konti. In terms of educating the audience, coming on time, tapos yung reserving tables, tapos hindi darating on time, tapos bakante yung nasa harapan namin. In terms of ano, tapos yung bayad nga na nagingi na ng consumable ba? Tiro mo yun? Okay, bye guys. I'm gonna play more music. Sa comedian. Pagdating naman sa comedian. Tinanong ko lang, may nagtanong eh. Sa comedian naman, yung accepting the open mics. Both sa Pinoy, may open mics talaga kailangan kami na nagka-plans kami ng jokes. Hindi lahat prepared na parang on the spot yung comedy. Sometimes we practice it. We have to study yung audience reaction. Yan. Kaya, parang science ang isang joke. Bata pa ang mga Filipino audiences. In terms of topic also. Okay, so ano yung mga sensitive topics? Religion. Kahit saan naman Politics na medyo, tapos yung mga
yung mga, you know, mga sobrang sensitive topics. Yung latest ngayon, si, you know, si Rob Schneider, nagkaroon ng scandal. Yeah, sa Canada, di ba? Kinot short yung set niya. Yung set niya because... And then in-escort out siya sa building kasi nag-set siya sa isang parang fundraiser. Oo. And what was he talking about? He opened his set yata about... Trump? Was it Trump? He did a set na kay Trump muna. So, tinawanan ng mga Canadian. Siyempre, okay, di ba? Parang, other country. Our is more bad than yours. The other. And then he opened up with abortion and transgenders. And Canada is more woke than US. Are mas they sensitive? Supposedly, yes. Mas sensitive. Hindi, mas sensitive talaga sila ngayon. Oo, oh, okay. Kinat talaga siya. Pagkating sa comedy, maraming grupo ngayon na napapersecute. Dito, medyo hirap pa dito. Si George Lopez din, parang may heckler naman. Mm. Tapos nag-walk out siya. Sold, he had a sold out show. Yeah, look it up later. Natalo siya. Oo, nagpatalo siya. Pero kasi hindi mo kailangan yung ganun eh. Mm. And pero, then hindi ka naman magre-refund. Sino natalo? Sila. Oo, diba? Pero yung ata nire-reklamo nila. Isang problema ko maingay. Eh lang ako. Hindi ako nag-walk out sa hecklers kasi ginagawa ko material lang eh. Uh-oh. What madalas ako ma-insulto and I do sometimes nag-walk out ako may panabalitan nyo because of maingay sa harapan na table. Like nagkukwentuhan, ganun. Nagkukwentuhan. Yeah. Okay. Tapos nag-remind ka na, guys, please, sometimes the owners mismo ng venue and their visitors. And sometimes you say parang ayun. There's like so, minsan, entitled. Pagka, sabi na ako, guys, please listen to the jokes kasi bilang pag maingay pa rin, I stop the joke. Pero papaalam ako na, thank you, that's my set. And then, cut short naman. You know, honestly, I can't parang sabihin ng mga tao sa paligid na masisi sila. Totoo yun. But I once called out this person. I was hosting a press con. Oh. Tapos, and he was nasa harapan pa siya kasi. Nasa harapan eh. And he kept taking calls. Tapos hindi niya pinatay yung ringer. Eh, I told everybody, I asked everybody in the nicest way possible. Yeah. And he was talking there like parang wala siyang kasama. Oh. Diba? So I called him out and said, hi sir, baka gusto siya sa loob. Diba siya na hiya? Ano pa? Isa pa? Pag dinakasan mo yung boses mo, lalakasan palihalo nila yung boses nila para lang magkarinigan sila. Okay. Ito na naman yung mga accidental disturbance, hindi nila alam. Matindi pag alimbawa, kakarating na isa. Tapos nakita niya yung mga kaibigan. Beso-beso. Beso-beso. Kamusta? So dapat, meron kayong etiquette na. Yeah, we do house rules before we start. We do house rules. Ang pinakabasic ito. House rules sa Israel. House rules kasi bisan yung late, di narinig eh. Pero we do house rules. Paano kung may house rules natin? Okay, number one house rule, di ba? We need your full attention. When the comedy starts, we need your full attention. Wala na mag-uusap. Kung mag-uusap kayo, kailang hinaan talaga yung boses. Disrupts everyone. Wait, so ito, it's number one. We do that before the beginning show. Of the show. Okay, so one of you guys will stand there. Okay. We do that. So number two, phones, you can take photos, record sets, but please do not upload the whole set online. Wala na kami magawa eh. Snippet to help us promote. You can upload 1 minute na snippets. Oo, yung iba, hello. May magla-live stream. Sometimes people live stream. They pay 800. They go to the show para makakuha ng clout sa friends nila. They do live stream on Facebook. Look at me, I'm on an Alex Calleja stand-up comedy show. So, nanonood. May 200 na nanonood sa kanya. 50 lang sila nanonood sa me. Oh my gosh. Yung jokes namin are, these are all jokes. Oo. Na sana hindi kayo ma-offend easily. Yan, third. I think, diba, kung picon ka, huwag ka manood ng comedy show. Hindi, wala naman talaga kami pinipicon sa show eh. By nature, our act is observational stand-up comedy. We just tell jokes and stories. Wala kaming inaasar talaga sa audience. Wala talaga yun. Unless nga may magkataon na ganun na may mga disrupt ng show, nasama siya biglaan dun sa joke, di ba? Wala na tayo magagawa dun. Pwede mo na siyang isama sa act. Pero wala talaga kaming maghahanap nga ako ng pwedeng asarin dito ang mataba or not active. Yung iisa lang yung kilay or dalawa naman yung akin. Din sa amin sa group namin, I personally is parang iniutos ako sila na parang i-avoid na natin muna yung things that will paano na? Alam din namin sa nakikiramdam din kami sa paligid. Yeah. And we don't want to push the boundaries kasi
people are there to laugh. So again, before you guys come on stage, kinakapa nyo na rin yung audience. Because of open mic, nagtatanggalan na kami. Guys, medyo delikado yan. The original yan. No, sa amin ang original. We write our own jokes, ha? Pag nakita namin, uy, copy yan. Tanggal yan. Bisa naman, di sinasadya. May kapareho yan. Tatanggalin yan. You know, I've been watching too many TikToks. Yung mga conspiracy. I once saw this video saying, Robin Williams daw. Robin Williams. Yeah. Robin Williams. Like one of my favorite comedians. Maiiwasan yun. He copies jokes. So in the 80s and 90s, yung mga comedians daw, pag nakita na si Robin Williams na dumarating, kinakat yung set nila short because he's gonna steal the jokes. I was like, oh my God, but he's like one of the funniest guys on the planet. That's the most, Tingko may foundation yung claim niya. Yeah. Kasi yung sa style ni Robin Williams, yung sinamanic na stream of thought na delivery. So, kung hindi ka nagsusulat, pwedeng-pwede mo ma-pick up yung jokes na iba sabay ma-deliver mo at the moment. Kasi ayaw mo ng dead air. Kailangan mo mag-deliver on stage. That's why I avoid watching other comedians. Yun din. Kasi meron kang tendency to subconsciously. Oh, Kryptonesia. Sa ano naman sa restaurant man sa venue, Tina, dinirimay namin sila na please don't accept promises na reservation without pay. Kasi Pinoy, reservation verbal, konti ulan, hindi sila pupunta. And first, although may reservation ng table, walang actual table na position. Meaning first come, first serve pa rin. Yes, may reserve kayo, pero pag nalilate kayo, nagiging likod ang table nyo. Para pag dumating kayo, hindi kayo makakastorbo. Sa ordering, please quiet lang kayo sa ordering. Yeah. Walang sumisigaw sa bar. Walang mag-order ng blender. May blender, yung mga margarita. Kasi habang dinideliver, napaka-technical namin sa bagay na to. And we're training it. Meron sa tingin ko may mga natututo na iba. Uy, I'm learning this for the first time. I will play a request right now and then we'll move on to a commercial break. A quick one. Comedy Cruise with me, you guys. Please stick around. It's Friday Madness. Friday Madness. Well, now that I think about it, I highly regret not watching Coldplay. After seeing the energy of the crowd... I couldn't. There was no way I was gonna make it, dude. With me, if you just tuned in, funny man, Alex Galea, along with my favorite, Israel Buena Obra. Yes. Joining me today. Nakapanood ka ba ng Coldplay? Hindi talaga ako mahilig manood ng concert. Bakit? Basta, yung pwede ka naman mag-chill lang na nakikinig doon sa city, na control mo environment mo. Yung hassle na, no, pupunta ka doon sa... Tapos ngayon lang na cellphone lang na may makakasin. Hindi ko talaga ever... Magic is... Di ba, matagal na ako sa Magic 2015. May access kayo sa ganyan. Tapos, ang dami-dami mga free na... Concert tickets. Ano ako ng voice to men sa kasi Maracay. What? Magkasama sa ito yung nagsayita si Mariah Carey niya, oh, there are cockroaches. Cockroaches na magandang. Ganun ako noon. There are cockroaches here. May ganun ako noon. Nagsabi si... sabi niya sa stage. Nung nandito? Alam mo yung BGC natin? Ano yan eh? Yung ang BGC ay second coming na ang BGC ngayon. Naalala mo yung unang ano yan? Unang trial. Nag-trial yung BGC. Nagkamali sila. Binura nila. May kakayaan ng BGC magbura ng... Yan ang unang punta ni Thanos. Si Thanos nagpunta dyan sa BGC. Malito. Tapos ginanon niya yung tang nagpalit. Natatanda yung mga Pat Willis. Remember those ano? Gimmick na dati yan. Ang tawag dyan, The Fort. Yung The Fort na natitira doon na sa may ano yung may... Original yan. Yung natitira dyan. Parang na sila, nagkamali sila, binura nila ulit. Sinong Thanos to? Kaya Thanos o si Thanos? Ang galing nun! Ang galing nun! Pwede na ako i-train. So, ayun ang nangyari doon. Sa BGC, yun yung ano, yung... sabi kwento ko, yun kayo maraya doon. May open ground doon. Oh, kasi wala pang building. Wala pa yung tent noon? Wala pa. Hindi, yung tent niya. Meron na NBC tent. Yes. Yung NBC tent, yun yung ano ngayon, may bank malapit sa may bank. Yun yan dati. Ay, alam ang pwesto. Nanood ako noon, ang laki, parang football field yun. Oh, so yung sa open grounds ginawa. Ginawa yun. Tapos narinig ko si Mara kumakanta. Bin mo, kakakanta lang ng boys to men ng Bended Knees. Tapos binang nagano sila. Yung isa pa, yung kanta nila na,
One sweet day. Pagkatapos ko kumanta ng One Sweet Day, there are cockroaches here. Nakala mo kasi lumilipad talaga. Oh, grabe. Kasi ako, oh my gosh. Ako, baka naluhod siya. Oh. Bended ni Baby Cockroach. Grabe naman pala yung nangyari sa kanila. Parang mali yung request nitong si Vince. Ulan ata, you mean by... River Maya. Hindi Eraserheads. Okay. Andre, your request is for tomorrow, Saturday Slam. Kaya Thanos. Oh, may material na ako. Pwede yun, ha? Pwede yun. Tapos yun, ano, hindi na ako, hindi kayo kasi tumayo ng, ano, ayaw kayong, yung hassle ng ganun. Just imagine, manood ka sa kahit nakaupo. Kahit na, Philippine Arena. Manood ka ng Philippine Arena. Yung traffic niyan, pa-uwi. Oh, di ba? Yun, medyo. Yung hassle. Well, the first time I saw a concert in, ano, arena, oh, hindi namin tinapos. Kasi alam na namin kagulo na eh. So, the last two songs, sinacrifice na. So, hindi kami na-stuck. Diba? So, ang hindi na mag-concert si Tina Arena. Sa Moho Arena. Hindi, Arena ba? Sa Pilipin Arena to, ha? Oo nga, sa Arena nga. Magdikoso kaya tayo ng Arena. Yung flower. Tahala natin Pilipin Arena. Pilipin Arena. Arena. Yung pangalan pa nila niyo, Moho Arena. Tina Harina. Wala mo ng Moho Arena. Tina Harina. Ay, what? Tina Harina. Tina Harina. I want you to burn. Ay, patay tayo doon pag sunog ng negosyo natin. Kung susunod tayo ng Arena, baka sabihin, wrong, ha? I want you to burn. That's what you're gonna expect tonight at District 1. Pero seriously, ano ba? May dress code? Wala. Wala. Magtuwa mo yan. Magtuwa mo yan. Tao ni. Magla-reject ka mo, wala na ka manood. Tapos may, ay sayang nga. Takto lang nanonood. Pero na-assurance ka. So, pagka beggars cannot be choosers. Ay, sorry. Walang dadala nga ng baby. Sorry, Tina. Ay, dadali mo. Titiisin namin si aso na yan eh. Oo. Kasabi lang namin. Ang kasama sa mga house rules namin. Wap. And please do not look at the dog. Do not stare at the dog. Do not make eye contact with the dog. Make eye contact with the dog. He's gaming very sensitive. Gaming ko material yan. He's very sensitive. May material na akong bago. Meron ako sa kaibigan. Yung aso niya raw, pag tumahol, huwag raw titignan. Kasi laro raw tataw. Dahil ang tawag daw, reactive. Ang kalokohan natin. Cubbies, Tito Alex is making fun of you. I can't bring you. Kasi ang tanging komunikasyon ng aso, yung kahol, tapos hindi mo pa siya tinignan. Yung, bow! Huwag titignan. Bow! Huwag titignan. Mukhang may kailangan natin yung aso. Huwag titignan! Pabasa. My gosh, ang dami na tuloy nagre-request. Oh, Kaya si Tina Harina, kaya Thanos. Kaya Thanos, may 10,000. Magiging abo daw. Aga natin uminom, alasing kayo, medyo lasing tayo dito. Sabi niya, sabi siguro ng mga tao, ano ka sa show niti? Kansit mantor. Minsan kasi yung mga handler, yung mga names nila online nakakatawa. Kansit panto. Nag-aaway yung mag-asawa doon sa onche. Sabi niya, mabuti pa para mag-relax tayo ng isang music na tayo. Music na tayo. Sa magic. Tama-tama si Tina. Medyo tahimik naman yung tao. Pagkakalay mo din. This is a
once in a lifetime opportunity for me. Tatambay talaga ako dito tuwing Friday pag free kami. Tatambay talaga ako dito. Please, I'd love to have you. Kailangan namin ito. Kailangan namin mag-promote. Dito lang makapag-promote ng treatos. Kasi talaga, Israel, tatampo ako dyan. Sabi ko, ito si Alex. Lagi nilang papabas. Open pa sa amin ng Friday. Oo, punta ka dito Friday. Tina, dito ka ba? Dito matawag, no. Sagutin mo nga, baka laban niya. Kasi ganito yan, guys. Basi kaya talo yan. Basi kaya talo yan, uy. Okay, kaibigan namin si... Oo, oh, kami si Mega. Yung mga mag-performa namin. Yung mga mag-performa namin. Tambahin nila. Hello tayo kay Mayor Lani. Tonight po, nasa District 1 po kami. Mga supporter po ng Alex Cagayan. District 1 po mamaya. Shoot na shoot daw. Kayong dalawa sa Friday Madness. Ayan ha. Ako pagbigay. Dito ka ba? Oo naman. Because siya yung wala eh, no? Friday siya yung wala. Nag-ano nga ako, nag-extend ako para sa inyo eh. Ano ka ba? 12 to 3 ka ba? 3 to 6. Dumating ako 2. Tayo para may abutin tayo ng konting 5 to 6 ng mga taong may pera. Oh. Yung 3 to 5 mga walang pera yan. Yan yung mga matatandang nagpapahinga, kakagising. Alam mo ba yung mga ano, 3 to 5? Eh, yung mga kakaiwalay lang. Oh, dahil nga, ang kailangan natin ng 5 to 6. Yung kalalabas sa opisina. Spending power. Oo, yung may kotse. Yung 3 to 5. Yung 3 to 5. Nasa Grab lang, ganun. Hindi, sa Grab. Nasa bahay lang yan. Tambay yan. Natatago sa may utang. Tambay yan. Oo, wala tayo na. Kaya nga nagtagal kami doon ng 5-5 tayo. Yan yung mga, yan yung mga pinagtatanungan ng Shopee tsaka Lazada kung saan nakatira yung pagdideliveran nila. Yan yun. Oh, yung mga 3 to 5ers. 3 to 5. Yan yung may mga among may relasyon sa... sa mga kasambahay nila na wala pa si Mrs. 3 to 5 yan. 3 to 5 uuwi ng 5. Yan yung sumisip sa bintana na, andyan na ba yung ate mo? Wala pa. O, habol tayo. Oh my gosh, Sir Chris Cruz of Newport World Resort. Sir Chris. Yes, naku, matagal ko nang gusto mag-show dyan sa Newport World Resort. So, naunaan pa ako ng yung tugtugstug na. Oh, tugtugstug. Alam mo, yung gumawa ng palabas na, ang lakas ng tiwala nun sa palabas na. Sir Chris, paano ba ito? Burugustoy, tugtugstug. Kasi ang hirap i-pronounce nun. Burugustoy, tugtugstug. Bibili ka ng ticket, pag-back-out ka na lang eh. Sa amin, Alex Calieja. And hindi pa bumibili. Ang dali-daling pronounce. Tapos sa Burugustoy, tugtugstug. Bumibili ng limang ticket. Tasikan yung laway mo. Burugoy. Hello po, Sir Chris. Ano pinito? Cruz, yeah. Chris Cruz? Chris Cruz. Jump. Napag-tripa ka ng magulang niya, sir. Ano kapitin natin? Cruz? Chris. Millennial to millennial. Gen X yung tatay natin. Yung kamatid na si Kara. Kara Cruz. Kara Cruz. I-sponsor natin, pinaglalakon natin, i-bisita natin. Labi ni Tina. Check his clues. Jam's also tuned in. I'm not sure she's still listening, but hi, Jam. We miss you here. Sino Jam? That Jam in Junior. Oh, kilala ko yun. Si Jam? Ay, si Jam. Nagpunta na sa ibang bansa. Hindi. Nandiyan lang siya sa Pasig. Ah, si Jam. Kilala ko si Jam. Hi, Jam. Oo, yung kulot ang buhok. Ganun yeah. Ganun. Oh, you see? Ano, iba-iba oh describe, ha? Kulot na lang ako. Nag-isip mo na ako. Anong appropriate na description? Makukulot ang buhok. Kulot ang buhok. Oh my gosh. Mamaya. Grabe, Alex. May trabaho naman kami until 4 PM nga lang. Kaya nakakapakilig na kami. Hindi kayo. Hindi applicable sa inyo. Congrats sa inyo. Nalabanan niyo yung stereotyping. Kung hindi kayo, wag na kayong mimik dahil lalo na kayo magmumuha ang ginti. Wag na tayo. Hindi na applicable. Mr. Paul, Anita Sundin. Also si Titsi, Miss Paulette's listening. Hi, Miss Paulette! Miss Paulette! Ito, baka kaya tayong ipasok sa Resorts World. Ay, sa Newport Resorts. Oo, si Tita Paulette. Anak ko. Tita Paulette! Hi, Miss Paulette. Diyan na ako ninaapagso. Eh, dati nag-casino ko dyan. Ang dami ko nakatalo dyan sa ano. Oo, dati. Tuntua. Talagang ang dami ko durasyon dyan sa... sa Newport. Oo, stockholder ako din. Ako tapos may kari ng isang poste dyan. Mga 5 million na nabigay ko dyan. Oh my gosh. Ayan, si Sir Chris. Tuntua yung asawa ko kasi nag-uwi ako ng TV. Oh, TV, wow. PlayStation. Kasi dati may promo yung mga ano, may mga promo yung pag... pag naglaro ka. Ah, dami. Tapos papaistayin ka. Sabi na sa ako, magkano yung TV niyan? Hindi niya alam, 2 million yung TV niya.
na ang sarap kasi dyan sa resort, ang sarap ng pagkain, ang sarap na yung dati ngayon, relax na relax bago na yung pangalan nila, di ba? Pero bumalik ganda na ng mall dyan ngayon, galing ako dyan, of course, kumain my gosh, kumain ako dyan sa Red Crab sa third floor, yung sa Sinihan. Uy, buti ka pa nakakain ito, sana ko sinin ano, boys, ano yung Bad Boys. Oh, alas 12, alas 7 pa. Tsaka, I haven't tried their new, yung cinema nila. Di ba may, oh, parang Directors Club. Na. Yun. Ano sa sinus mo, Tim? Yung, ano ba yun? Yung Lazy Boy. Lazy Boy. May pang row, may pang row. Oh, iba na yung mechanism. Ito, to, ito. Patiin nyo daw ito. Oh, oh. Sino? Hmm. Yan, kay Miss Paulette galing yan. Miss, ay, batayin natin, bilis ba? Yeah, batayin natin. Listening, baka marami nang nabagay yung mga mga sa Edom. Hi, Tina. Tina, pa-edit naman yung client. Ito'y binasa talaga. Ayan. Hello to RX Contreras. Yan. RX Contreras. Yan. RX. Kala ko yung kabilang stasyon ni Miss Paulette. RX. Baka naman sa, ano yun, sa magbibenta ng, ano, ng gamot. Pero yung mom ko, ito, seriously, it's only seriousness. Mami ko, na 93 years old, nagpupunta talaga sa resorts. My dad goes there every day. Oh, my dad's a professional naman, poker player kasi. Naman, yeah. Pero, ano ba yung tawag dyan? Gamble moderately. Anything in moderation, ika nga nila. Tsaka meron akong gusto puntahan doon, Mr. Fu tuloy. Chairman Fu. Chairman Fu. Dami kilala. Chairman Fu. Hot Pot Bar. Ay, sarap dyan. Oo, oh, oh, nakakain ka na doon. Hindi ko pero balita. Hindi ka naman lahat mabubuntahan. Tinsi, babalita lang. Pero yung nagkwento sa akin, talaga sarap na sarap siya. Punta na tayo. Punta tayo. Sama ko kayo. Ano yung mga muscles ako sa katawan? Napamura. Napamura. Na-activate dahil sa'yo, ha? Riku. Teka, sino pa ba? We have, okay. What time ka, baby? Ay, what time daw ako, baby? Ay, my baby daddy, yeah. We get off at 6 o'clock. Baka pinapaiwas ka na sa amin. What time ka, baby? Baka mo pariwara ka. So hello to Yvette. Ayan, Yvette's also tuned in. Natawa din ako sa sagot niya kanina. Mas mapera ang Dubai kaya hindi sila nanlalagkit pag mainit. Totoo naman eh. Sa Singapore ang init din. Pero may pera. May pera sila, so hindi mainit. Alam mo, kung nasa mahirap na lugar yung Singapore tapos may merlion sila, pagtatawanan yung merlion na yan. Ilipat na yung merlion sa payatas, kundi pag-ibaya, wala na nga tayong tubig. Nagbubuga pa yung merlion. Bumubuga pa yung tubig ng merlion na yan. Wasakin niya, at kailangan natin ng tubig. Yung panlaba, ng patsain. Ano yung merlion na yan? Ano, si Renang Leon? Oh my gosh, Louie. Hi, Louie. Kala ko wala ako sa Magic today. What? What do you mean? Kasi baka yung, ano, yung programming. Yeah, and we're here and we appreciate you for listening. Ayan. Baka kala niya Tina Mad. Oh my gosh. Tina Tinanggal. Si Michael nga, nagulat. Alex Calier in the house. Si, napawaw ka. Ako ah, Michael, pag nandito, walang wow. Si Alex lang meron. Podcast episode ro tayo, Tina. Umayos ka daw, Alex, sabi ni Jam. Yeah. You sound so good as always. Aww, thank you. Kasi iba yun? Ako yung hindi sa'yo. Tagal ko pa ng pangarap. You sound so good. Oh, sound so good. Pani lang ng pani. Hi, Jam. I miss Jam. Nasa shuttle service ako, grabe. Tawa ko. Hindi ko masabi yung kasunod na word. Okay. Hello, KBP. I love you guys. Thank you, May Love. Trisha, podcast for this episode, please. Oy. Minsan nasa shuttle service siya. Ibig sabihin, may pera yan. Pa-uwi. May ilig yan. May pera yan. May guys sa trabaho yan. At Tansky MBA, hindi lang pang good time. Swak din sa Friday Madness. Si Idol Alex. Diba? Kaya pagbigyan niyo ako minsan pag nag-invite ako. Mas pwede pag Friday. Mas Idol, happy birthday ha. Wala na sa Jafun. Jafun. Ang ganya to. Trabaho siya kahit saan siya. Teka, we have to play your requested song. Oh, so menti bigla. Edwin McCain on Magic 89.9. This is Friday Madness. It's Friday Madness. Friday Madness. Okay, so before I play my last song, I want to thank the comedy crew headed by Mr. Alex Calleja and of course Mr. Israel. Mr. Israel Buena Obra for stopping by.
Finally. Yeah. Tagal ko na talaga siyang binubuyo. Pang good times ka lang, ha? Oo, porkit ano lang ako. Pang Friday Madness lang ako, di ba? Ang dami to rin na ninibago sa mga listeners mo. Okay, pati tayo. Balik ka ba lang dito tuwing Friday para masaya? Kaya nga nga, wala ako kasi ang ingay. Para Friday. Dito kami, pag-usapan natin yung mga kung ano-ano pa smoshes. What's happening? Isa-isahin natin. Katuwa daw si Alex and Israel. Ay, sa memory ba? Hi, Louie. On my personal. Personal? My personal Instagram. Oh, socials, please. Israel? At Is Buena Obra. And then sa comedy crew naman po, FB and IG at the comedy crew PH. Yeah. Hello, Papi Alex. Sino yan? Si Kingski, my favorite trike driver. Nice. Ang tagal lang ako di nakasakay sa trike niyan eh. Sa lahat po ng mga shows namin, thecomedycrew.com at alexcalia.com, lahat po ng shows namin hanggang August nakalagay na dyan. At merchandise po ng GDWM, The Comedy Crew, Alex Calieja, and Punchline with Alex Calieja sa podcast. Pag gusto niyo marinig ako ng podcast, Punchline with Alex Calieja, puro Biba Maxama. Ay, oh. Pwede ba ako doon? Pwede ka doon, teens. Pwede ka doon. As moderator. As moderator. Oy, and thank you for becoming a member of our Peace Org. Yes. Susunod na dyan si Papi Israel. We want peace. Peace lang talaga tayo. Kasi kami mga komedyante, napaka-ironic pag may mga nag-ano kami, may pag-away kami sa kung sanino-kanino kasi we're promoting good vibes and comedy. So, good vibes only. Kahit ano pang intriga, iba to yung sa amin. Ang pinakamahalaga dyan sa stage, ang gusto namin marinig, tawa. Hmm. Ang gusto namin marinig ay makita yung mga taong tumatawa at masaya. Masaya rin kami. After that, after yung mga pagkatapos ng pag-uwi namin, yung lahat ng paligid nun, mga intriga, you know, that's all noise. And we stay at the good vibes lang tayo and positive. So please, tantanan nyo na, napakagulo na ng mundo. Let's all be... We are one. Biruin mo ha, comedy, stand-up comedy. Bilang may mag-comment, balita ko masamara ugali. So sabi ko, saan mo nakita sa stand-up comedy? Nagising ka ba? Katabi na ba kita? Nagising mo ako. So, pag mga ganun ba, focus lang tayo sa comedy. Natatanggap namin yung corny. Corny kasi kanya kaya tayong taste eh. Nakakatawa. Yeah. Very very professional ano sa akin yan. Ano yan, ibig sabihin, mas nakakaano. Pero yung magsasite ka ba ibang example? Wag na. Pag hindi ka natawa, choose. There's always. So yun lang kami. Gusto namin na fun. Hindi ba kinadala ng pandemic na kinulong tayo na napakahigli ng buhay? Sana naman meron tayong learnings from that na life is short. Pero may bagong case ngayon ng ano. Oo, yun na naman. May nagbabadya na naman. Kaya tayo. So, kung gusto nyo manood ng mga nakakatawang shows namin, yan po, The Comedy Crew, we're websites. Offering this kind of entertainment. If you don't like, there's always a lot of option para manood po ng iba't ibang klaseng entertainment. We will support na natin lahat ng mga artist na gusto lang magtrabaho ngayon at gusto magbigay saya, mag-entertain. Yan. Sundown, hi Sundown. I think she's in Baler. Sweet Tooth, hi. Hitman, tamang-tama Friday Madness. Madness. Oh, si Noel from G. Kasi hindi ko masabi yung country, lagi ako nabubulol. Gibraltar. Yeah. Rock of Gibraltar. See? Noel's from Gibraltar. Sa UK yan eh. Hindi sa Spain at Spain Africa between nag-ano Jumi-geographic sana linihin mo na lang sa akin. Hi Melvin tayo, and also kita sa air. Sino ba to? Ayan si Hitman, sabay daw ako sa Viva Max Nax. Baka hindi ko kaya. Oo, hindi ko sila kayang sabayan, Hitman, but thank you so much. Also to Kansit Pantuan, thank you. Tama lang, stay positive. Ang cute ng name niya, diba? Ay, by the way, sa mga taga Singapore dyan, baka naiginig kay Singapore, andiyan kami ng July 28, The Comedy Crew dyan sa may SOTA Concert Hall. School of the Arts. Yan. Concert Hall. Ang ticket ay sa ticketmaster.sg. Nasa US ako sa August 23 sa San Francisco, California. Hayward, August 24 sa Cerritos, California. August 30, Phoenix, Arizona. And September 1 dyan sa Portland, Oregon. Wow, and watch out sa Middle East ha. Andiyan kami, 7 cities in the Middle East. My gosh. Israel, Benobra. UAE tour. Yes. Nagaling kami dun ha. Kaya tuwa talaga kami pag nakakabalik kami. Yeah. Ay, ito, buo na yung araw ko. Ito, funny show daw. Hi, Sir Greg. Hi, Greg. Si Greg lang naman ang matabang utak na nag-isip ng Century Tuna Super Buds. Si Israel naman ay mataba lang. Ayaw mo pa gumawa ng Century Tuna. Hindi pwede sa Century Tuna. Gawa tayo, Sir Greg, ng event. Century Tuna Super Dads. Super Dads. Wala kami pa naman. Super Dads. Dad Buds naman!
Kung si Sir Greg ang nag-isip ng Central Tour, matapang isip, si Sir Greg pa lang. Dapat, may issue ako sa'yo, Sir Greg. Tuwing lumalabas sa events nyo, yung mga tao, ibang tingin sa akin. Ba't di ka kaya mag-century tuna? Ginaganon ako lagi. Game down. Oh, game. Super dads. Yan naman. Sa kamay, hindi. Ito naman yung si Israel. As yung sabi yung si century tuna, isang lata. Uy, century tuna. Pwede, century tuna. Century tuna. May tinahari na tayo. May century tuna. May grocery na tayo, guys. Israel, yung century tuna, pinapakain sa'yo para ma-achieve yung magandang katawan, isang lata. Hindi yung isang truck. Hindi isang nasa lubo mo yung truck, hinijack mo, tapos kinahin mo yung century tuna lang. Oh my gosh. Oh, century tuna. Meron na, century tuna. Meron na tayong ano. Ano ba? Cayetanos. Tina Harina. Century tuna. Pwede na tayo. Pero masarap ang century tuna. Uy, favorite ko yan. Especially the one with calamansi. Lalagay ko ngayon sa salad eh. Meron na ba sila ngayon may nakalagay na calamansi? Yung ano, to pero ikaw maglalagay. Anong variant? Hindi. Meron na? Hello, Alex. Where have you been? Parang hindi ko alam yun. GMT, Google mo te. Wait okay lang, I will Google okay for you. Pero bigyan nyo kami ng option kung anong yung dami nung ano nung calamansi. Diba? Pero may kasama. Meron talaga, may calamansi. Meron na. Ilang pero buo pa yung calamansi sa loob, buo pa. Hiniwai mo. Nakahalo na! I'm sorry. I think that's my cue. Bye. I'm sorry. Akala ko, pagbukas mo ng lata, may calamansi. May sisig. Ginawa mo lugaw. May tuna. Akala ko, nakapigana, pinigana. Masusunod ka na, dapat may calamansi. Dapat may calamansi talagang buo. Mahilo. Para pag ayaw mo, huwag mo ilagay. Pag gusto mo, saka mo hiwain. Sili. Dapat may sili. Baka makausap. Ng patis. Century tuna. Sir Greg, bago sinyo nagay yung buong calamansi. Kasi totoong century talaga yung tuna talaga nila is so, ano talaga, fresh yung tuna nila. Talaga totoo. So, lagay nyo ng calamansi yung buo para fresh and fresh. Fresh talaga yun. Ayaw. Thank you. Uy, aalis na yung mga girls natin. Bye, girls. Love you. Love you, girls. See you Monday. Girls lang yan. Marikas si Century Tuna. Again. Century Tuna. Teka, wala pa ko last. Huwag ka pa sa dad bods. Oh, my gosh. Uy, pag-iisipan niya ni Greg. Century Tuna dad bods. The dad bods so, of the century. Jesse, thank you so much. Walang mo ginawa yun. More dropping. Anybody can drop by. Mag-thank you na tayo sa dapat i-thank you, ha? Dapat natin. Nanood kami dalawang yun. Wala naman ang kinontribute sa usapan natin. Thank you for coming. Hindi ako nagpunta na lang ako dito, tumambay ako dito. Ganun din pala ang thank you natin, pare-pareho lang. Naghirap kami ni Stray, magpatawa. Tapos ito nakatambay na taga-Thailand. Eh, nabigay siya ano, ng inhaler. Oo, nabigay ng inhaler. Pero parang thank you for dropping by. Lagyan natin ng ano. Ng iba't ibang levels ng checkmate. Oh my gosh. Tayo mag-thank you. Huwag natin sayangin ng thank you natin. Again. I-acknowledge lang natin. Oh, okay ka. Diyan ka. So tonight, if you have nothing better to do, you want to laugh your butt out, please go to District 1 in BGC. Saan pa banda yun? Sa District 1 lang. Night Ave. Pag sumirip tayo dito, kita dito. Ito turo. Saan pinakamalapit? Sa Night Ave. Ano ba? Diba, Bonifacio High Street? Bonifacio High Street. Doon lang. Tapat ang Nike. Oo. Pag alam mo, may nasalubo ka, yung boyfriend mo, pinag-utangan mo, napakanan ka. Makikita mo yung District 1 doon. Yung alam mo, nagtalaat ka doon sa may tapat na ano, sa may coffee bean and tea leaf. Pag nakita mo doon, nakita mo yung ex mo, kaya may date ka, tapos nakita mo yung girlfriend mo, pagkanan mo, yung District 1. Tadilings pa kita mo. Oh my gosh. Ayoko. Na-feel ko ulit yung mga abs kung nagtatapos. Walang voice night out ngayon. Ay, Friday na talaga. Tsaka, sino susunod sa Music. Music ang kasunod natin. Oh, yung thank you and more. But thank you guys for dropping by. I really, really mean it. Saya, tama, saya. Saya. Ulitin na. Babalik kami. Totoo nga. Pagka Friday, babalik kami. Basta pwede kami. Basta between 5 to 6 kasi yun yung natera. 3 to 5 eh. At dito ako ma-Monday to Friday ka dito?
Hmm. Ano tugtugan dito pag Monday na to? Today's Best Music naman. Ah, Today's Best Music. Sige, basta pag may time kami. But you can catch Alex on Good Times with Mo and Sam. Yes, dito ko pala ako nagtatrabaho. Monday to Thursday. Or anytime it feels like it. 6 to 9 a.m. po, Monday to Thursday. Cody. Wala, sinara yung stream mo. Wala. No, naglag-lag. Again, your socials, Israel, is? At IS Buena Obra, yan. At saka at The Comedy Crew PH. Yan, Alex. AlexCaldia.com. Yan, dyan kami sa Pampanga, July 5 and 6, ha? Back to back. Ang lalaking, walang pahinga. Wala kami pahinga. Pampanga kami. Pampanga para maraming pera. Pampanga. Saan pa ba? Don't forget the little Pampanga people. Echo Bar. Isa naman sa Armas. Yan, yung may, sa may barilan doon. Color. Shooting range siya. Shooting range talaga siya. Ang resort. Ibang klase siya. Ang ganda ng resort doon. Kasi resort may, bari, may shooting range sa likod mo. Tapos may ang sarap ng tulog mo. Kasi anytime, di ba? May putukan. Kasi mga manonood sa amin, may barrel. Talaga pagpabutihin namin. May putukan anywhere. May putukan anywhere. July 5 yan. Sa Armas. July 6 sa Echo. Tapos magkatugtog namin, Armas kay barrel na, tapos may Echo. Kasi kinabukasan, umi-echo pa yung barrel eh. Asa tinga pa namin. Tinga itong usapan. Alam mo yung dream ko, sige, one time siguro dapat ako yung mag-host to open up for you guys. Ka. So, diba? Oo, to sa Armas, ano ka, mabarin yung manonood. Pag di na gustuhan, mabarin. Ayo, thank you naman. Thank you naman itong dalawang to. Jolie, thank you again. You can catch her on 1278, right? Yan yung ano sa dial, dumudulo-dulo. Yung di mo lang kung mapapatid na yun. Yung kinakwestiyon mo na, may stasyon pa ba dito? Ano yan? Yun yung mga sobra mo, Taiwanese station. Taiwan. yung na, ako na yung humihingi ng ano, ng apologies. Joke lang. So, the title of the show is? Musta ka, Mare. Ayan. It's Musta ka, Mare. Musta ka, Mare. Oh, I guess Mare? Mo naman ito. Mare. Oh, yeah. Mm. Kamusta ka, pare, that day? For just for you guys. Oh, Musta ka, Mare. Kami nun, di ba? Parang, Musta ka, Mare. Nasaan ba si pare? Nasa work pa. Parang iba yung setting. Ano, okay. Musta ka, Mare? 3 to 5 ba ngayon? Ano ba kayo? 3 to 4. Oh, tama, 3 to 4. Wala si pare nun sa 3 to 4. Kaya musta ka, Mare? Nasa work. Musta ka, Mare? Asa si pare? Nasa work. Tamang-tama, oh, Mare. Oh my gosh. Oh my gosh. Yun. Wait. I think I forgot somebody. From Bangkok. You're not the girl. Can you say... Wonder Poppy, hello. Wonder Poppy. Kulit daw ng show. May kilala ko Wonder Bra, di ba? Yung papaganda bra. Ano kaya kilala ko ni Wonder Poppy? Nililip niya yung mga Poppy. Parang, you can do it. Wonder Poppy. Wait, pa-thank you mo yung taga, Bangkok. Oh, say thank you, Jesse. Yeah. Malaming salamat po. Parang porn lang, di ba? One more time again. Malaming salamat po. Oh, di ba? Di ba parang yung pagkagaling mo sa bar, yung pauwi ka na? Yung pagkatas mong magbayad. Na ano? Pagkat mo, nabayad ako. Ito ang bayad? Tapos sasabihin mo, ito ang bayad ko sa'yo? And then, malaming salamat po. Di ba? Babalikan mo talaga yan. Si panlaban kay Mayor to. In Thai, sawadee ka. Khamkun ka. วันนี้แบบตลกมากสนุกมากเลยนะคะมีบัสตุสดุสแต่ว่าอย่าลืมชมเมจิก 89.9 นะคะแบบว่าเป็น FC จากประเทศไทยค่ะโอ้ yes please translate yes let's go dapat yun ang tinagdag KBP sa KBP may makikita kasi ng bastos dun ba sawa na ako huli na to
please don't go anywhere. We still have a lot. Wait, wala pala tuwi na kami. Sino yung papasalamatan ko? I wanted to tell them more of the nicest of the 90s. Sawadee ka, sawanako. Less na two. Ay, Papa Alvin, record ni Papa Alvin. Pwede mo i-upload sa YouTube mo. Taong bundok, happy weekend then. Thank you so much for listening, you guys. I'm gonna play a request. Okay, what is that? What are you trying to... Pyramid. This is Pyramid. Alam nila yan. Alam ng mga viewers ng watch it. Parang iba yung pumasok. Conspiracy theories. Parang iba yung pumasok sa isip mo. Parang iba satanic ritual na. Hindi. Sina Beyonce gumaganyan. Friday Madness.